Okay, magandang araw. Welcome back sa ating channel. Meron tayo ditong sirang electric pan. Ang naging problema nito, matigas yung shafting. Ibig sabihin, stack up, hindi siya umiikot. Pero kapag sinaksak natin yung electric pan, meron pang reaction yung motor. Nagbabibrate pa siya. Ayan, nakasaksak yan. Try natin buhayin yung number 1 para makita nyo lang na hindi umaandar tong electric pan na to. Pindutin natin yung number 1. Ayan. Kita nyo, hindi umiikot. Number 2, ganun din. Number 3, ganun din. Kung makikita nyo, gumagalaw naman yung LSE, kaso hindi talaga siya makaikot. Sobrang higpit nung shafting. Okay. Ang tuturo ko lang sa inyo ay yung madali ang solusyon para mapatakbo yung electric pan to. Pang emergency, kumbaga. Kung wala nang manggagawa at hindi kayo marunong gumawa, gawin nyo lang to. Okay. O, isa-set up ko lang yung camera at mag-umpisa na tayo. Pero bago ang lahat, huwag munang kalimutang i-like and share itong ating video. Paki-subscribe na rin. Ayan, nakaset up na tayo. Ang una natin gawin, tanggalin muna natin yung LSE. Tapos isunod natin yung cover. Okay, sunod natin tong cover niya. Ayan, tanggalin natin. Sunod natin to, tanggalin natin to para makita nyo kung paano ang gagawin natin. Kalasin lang natin tong apat na tornilyo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat yan, bali. Kalisin lang natin. Ayan. Tapos ito. Tapos yung pang-apat. Ayan. O ito, nakalas na natin. Tanggalin lang natin itong cover. Sunod natin gagawin. Tanggalin natin yung cover ng gearbox. Dalawa. Dalawang tornilyo lang yan. Pero bago natin tanggalin yan, ibaba nyo muna itong kabitan ng oscillation knob. Oscillation knob. Ito. Yung inaangat baba para mag-swing. Ibaba nyo muna bago tanggalin yung tornilyo. Okay. Tatanggalin ko lang yan. Dalawa yan. Tapos itong isa. Okay. Ayan, tanggal na natin. Iangat lang tong takip ng gearbox. Tanggalin lang. Kung makikita nyo, ayan, mayroon pa namang grasa yung gearbox. Maglalagay lang tayo ng langis doon sa may shafting. Doon sa malapit sa may ano, sa may bushing niya. Diyan sa huli at saka dito sa una. Okay. Yan tayo maglalagay ng langis. Okay, paglalagay na tayo ng langis, patakan lang natin. Tapos, ikot-ikutin ng konti. Ikot-ikutin lang natin para lumambot. Maglagay din tayo sa huli. Ayan, dito sa parte na to. Hindi makita. Ayan. Ayan yung shafting. Diyan tayo maglalagay. Tapos ikutin natin hanggang sa lumambot. Napakatigas talaga kasi. Natuyuan talaga na lang isto. Kaya ano. Kaya tumigas. Ikot-ikutin nyo lang hanggang sa lumambot. Pagka maganit pa rin, lagyan ulit ng langis. Patak-patakan nyo lang ng langis. Hanggang sa lumambot na siya. Ikot-ikotin, hilahin, bauna. Hanggang sa lumambot siya. Ayan, medyo lumalambot na. Ayan, umiikot-ikot na. So, ayan, malambot na. Okay. Lumambot na siya. So, tanggalin nyo na lang yung mga dumi-dumi. Pagka may mga buhok na nakakapit dito sa shafting, tanggalin nyo na rin.
So ayan, malambot na siya. Try natin ikabit yung LSE. Tingnan natin kung talagang maganda na yung hagod. Yung ikot niya. Tapos ikutin. Ayan, malambot na siya. Kita nyo yung pag malambot na yan. Matagal huminto yan. Unti-unti siyang hihinto. Okay. Pero pag umandar yan, lalambot pa yan. Ikutin lang na ikutin. Hanggang sa lumambot na lumambot. Okay, napakalambot na yan. Sasaksak ko lang muna. Tapos papandarin natin. So ito, sasaksak natin. Tapos pandarin natin. Atras ko lang to. Yan at na number 1. Okay, number 1 yan. Kita nyo? Sobrang lakas na. Number 2. Number 3. Okay. Okay na yung electric pa natin. Nilagyan lang natin ng langis. Kasi nga, natuyuan ng langis. Nag-stack up. Okay. Successful yung ginawa natin. Naglagay lang tayo ng langis. Pinalambot lang natin yung shafting. Kasi nga, tumigas yung dumi dyan sa part na yan. Saka dun sa likod. Tumigas yun. Kaya, humigpit yung shafting. Dahil yun sa walang langis. So, okay. So, yan yung mabilis ang solusyon na ginawa natin. Umandar naman yung electric pa natin. Pero kung ano, gusto nyo ipagawa sa iba, dalhin nyo na rin sa iba. Dahil nang sa manggagawa, dahil nang ang tamang paglalagay ng langis nito, dito mismo sa may foam. Pero yung tinuro ko sa inyo ay yung agarang solusyon. Tatagal naman to kung madalas kayong maglalagay ng langis. Dito sa, para halimbawa, every one week, maglalagay na kayo ng langis. Kahit hindi nyo na kalasin tong case niya. Kahit hindi na kayo maglagay ng langis doon sa loob. Hindi ko nga pala siya, hindi ko nga pala nirekomendang doon kayo maglagay yung sa loob na yon, sa may bushing doon sa loob. Kasi hindi nyo makikita. Mas okay lang dito kayo maglagay. Kahit patak-patak lang. So ang gawin nyo lang, kada linggo, kada isang linggo, maglagay, magpatak kayo ng langis. Huwag masyadong madabi, kahit mga tatlong patak lang, okay na yon. Mapapanatali na nung ano, kaya na nung suportahan yung pang isang linggo na langis niya. Okay. So, bubuuin ko lang to. Kakabit ko yung mga piyasang, ano, yung mga cover niya para takbuhin ulit natin. Okay. Balik lang natin yung tinanggal natin kanina. Ito. Tapos yung cover. Dalawang tornilyo lang naman yan. Napakadali lang. Kahit mga nanay dyan, kayang-kaya yung gawin to. Yung pamamaraang ito. Mga ate, mga misis nyo dyan. Okay. Dalawang tornilyo lang naman to. Nakakilalas natin kanita. Ibabalik lang natin. Tapos tanggalin natin to. Para maibalik natin yung mga cover niya tsaka yung screen niya. Okay. Ito, balikan natin to. So hindi ko na ipapakita yung pagbabalik ng screen sa cover. Bubuuin ko na lang. Ahaba pa kasi yung video natin. Simple lang naman yan. Kayang-kaya yun na. Okay, ayan. Naigapit na natin yung LSE niya tsaka yung mga cover at screen. So paandarin ulit natin. Ayan. Suswing na rin siya. So okay, number 1 pa lang yan. Napakalakas na. Ito yung number 2. Ayan, number 2. Ito nyo, sobrang lakas ng hangin. Halagang naririnig yung ugong. So ayan, napakalakas. So tapayin na natin. Bali nga pala, pag ginawa nyo to at tumakbo na at umandar siya ng maingay, ibig sabihin, palitin na yung bushing nyo. At saka yung shafting. Halimbawa, napalambot nyo, tapos pinandar nyo,
yung shafting niya, yung tunog niya pag pinandaran niyo ay maingay. Ibig sabihin may tama na yung shafting at saka bushing niyo. Magpapalit na rin kayo ng bushing at ano, shafting. Pero pagka ganitong okay naman yung tunog, okay lang yan. Okay pa yung bushing at saka shafting niyan. So ang gagawin niyo na lang dito, kahit kada linggo magpataka kayo ng langis. Kasi hindi tatagal yan kapag hindi nasuportahan ng langis. Yun lang ang ano, kada isang linggo magpataka kayo ng langis. Kalasin niyo tapos maglagay ulit kayo ng langis. Doon din sa pinaglagyan natin para may maintenance naman yung ating ano, motor sa langis. Okay, hanggang dito na lang. Huwag mo kalimutang i-subscribe itong ating channel. Paka-share na rin para marami ang makinabang. So, shout out nga pala dun sa mga bashers ko. Okay, good luck sa inyo.